fatty liver anong kakainin ninyo. At saka magbibigay ako ng mga tips para maging healthy ang ating atay. Ito po ang mga general tips natin. Number one, huwag niyo hong sosobrahan ang mga gamot. Isa po doon ay yung tinatawag nating paracetamol, acetaminophen kung kayo po ay nasa ibang bansa. Kasi alam niyo ba na ang kailangan lang natin, huwag sosobra, hanggang 8 tableta lang sa maghapon. Yun eh kung nilalagnat kayo. Eh kung every 4 hours, eh di dapat mga 4 lang ang magagamit ninyo sa waking hours ninyo. Kasi itong paracetamol or acetaminophen, nakasama to sa 600 kinds ng mga gamot. Kasama na yung ubo, sipon, trangkaso. So huwag ho tayong sosobra doon. Next, pag ho nakaramdam tayo ng mga itong sintomas na to, ha, baka nasobrahan kayo ng pag-inom ng inyong gamot o kaya naman may side effect kayo dun sa bagong ininom nyong gamot. Ano ba yung mga sintomas na yon? Nanilaw dahil sa pag-inom ng gamot. So, balik ka agad sa doktor mo. Tapos, sabihin mo, nangangati ka, nanghihina ka, ito, severe fatigue or parang antok na antok ka, nanilaw yung mata at saka yung iyong balat. Parang hilo ka, medyo nasuso ka, so yun yung nausea and vomiting, tsaka medyo masakit yung iyong tiyan. So pag ho ganun, meron kasi mga antibiotics at saka mga ibang gamot tulad ng mga statins sa cholesterol na meron palang side effects. So bago kayo uminom ng gamot, lagi niyong basahin sa likod. Ano ba yung mga side effects? Pati mga supplements. So pag ganun, basahin nyo dun sa etiketa nun, tapos balik kayo dun sa doktor na nagbigay sa inyo. Yan ho yung madalas maranasan. Thirdly, ano ba yung pagkakaroon ng hepatitis C? Para hindi ho tayo magkaroon ng isang klase ng hepatitis letter C, kailangan mag-practice ho ng safe sex. So, laging sinasabi yun. Medyo rare naman yun, pero ngayon parang dumadami at nakukuha nga dun sa hindi paggamit o maling pakikipagtalik. So, dapat maingat tayo dun. Yung iba, baka nakuha sa tattoo o kaya naman dun sa mga blades nila. Siyempre, pang-grooming yun eh. Di ba, minsan nag-aahi tayo. Tsaka, siyempre, baka nasalinan tayo ng dugo noong araw, yung before the 1960s nga, sabi nila. At syempre, huwag makikishare o huwag gagamit ng needle na nagamit na sa iba. So, ingat tayo sa hepatitis C. Number 4, iwas po sa alak. Kasi, para maiwasan natin yung fatty liver. Kasi marami talaga nasisira ang atay, lalo na kung 3 drinks in a day ang ginagawa natin. Nagsisimula muna ang fatty liver, nagiging hepatitis, hanggang maging cirrhosis, at pwede din maging cancer sa atay. So kung pwede lang, iwas-iwas na. Kung hindi nyo naman kailangan, wala naman talaga nangangailangan ng alak. Ito, laging tinatanong, Dok, fatty liver ako. Dok, ano bang gagawin ko para healthy yung ating atay? So meron mga pagkain na babagay sa atay natin. Yung mga pagkain na nagpa-fight ng pamamaga or inflammation. At iwas tayo dun sa mga matataba, mamantika na pwedeng mag-cause ng inflammation. So mamaya iisa-isahin ho natin ano yung mga pagkain niya. Pero generally, gulay, prutas, isda, tamang timbang, kailangan para hindi tayo tumaba kasi ayaw ng liver natin na mataba tayo. So yan, para maiwasan. Tsaka dapat laging malinis yung pagkain natin, ha? Laging malinis para hindi rin tayo magkaroon ng mga infeksyon sa ating atay. So pagdating dyan sa pagkain, magbibigay tayo ng mga example mamaya. Hugas kamay palagi para iwas sa hepatitis A. So meron din na nakukuhang hepatitis dahil sa pagkain. Yan po ay ang hepatitis A. So hugas palagi ng kamay. Lalo na bago kumain, bago magluto at pagkatapos magbanyo. Lalo na kung ang trabaho nyo, tagaluto kayo or servidora kayo. Kailangan din nag-exercise. Sabi nyo, ang layo naman nag-exercise, atay naman ang problem natin. Yes, para mapagbuti yung paggamit ng insulin natin at pag nag-exercise tayo, mas bababa yung ating
triglyceride. So, protection natin yan para hindi tayo magkaroon ng matiyatag na non-alcoholic fatty liver disease. So, nagkakaroon din ng fatty liver, hindi dahil sa uminom ng alak. May isang klase pa rin po, itiyatag nating non-alcoholic fatty liver disease. Iwas din tayo sa mga toxins. Ibig sabihin yung mga chemical na ginagamit natin sa bahay o kaya dun sa trabaho natin. So, kung pwede, hindi natin masinghot yon o kaya mahawakan. May mga chemical o produkto, halimbawa yung pampatay ng insekto, pang-spray sa halaman, o baka yung ginagamit natin, medyo toxic. Kasi nga, yung trabaho ng liver natin, magtanggal ng toxin. So, kapag hindi tayo gumamit ng goggles at saka ng mask, so pwedeng pumasok sa loob ng katawan natin, masinghot natin, pumasok mula dun sa ating skin, pipilitin yun ilabas ng ating atay. Kaya lang, ang problem doon, nadadamage yung ating atay. So, iwas-iwas tayo doon. So, mas maganda yung mga safe na ginagamit sa bahay. Kailangan din, meron tayong check-up. Diba, sinasabi ko naman, may check-up din para sa tiyan. So, kasama doon yung liver, yung gallbladder natin, papa-examine sa doktor. Pag may nakitang mga problema, ito po yung mga pwedeng hingin ng doktor sa inyo. Yung iba, binabiopsy, may CT scan, na MRI, na ultrasound. Yun yung most common, yung ultrasound, kasi nakikita yun through the TV. Pero sound waves lang ho yun. Isa sa mga pinaka-safe. At syempre, yung yearly blood test ninyo. Ano ba yung mga pang-atay na blood test? Albumin, bilirubin, SGPT, SGOT, o kaya yung tinatawag nating ALT, AST. Tapos, meron ding alkaline phosphatase. So, yan yung mga madalas nyong marinig, liver profile. Maganda, once a year, meron tayong blood test. Tapos, isa pang pang-protection natin sa ating atay, syempre, bakuna against hepatitis B. Meron po sa A, sa B. So, magpabakuna ho tayo para hindi natin, para protektado yung ating atay laban sa Hepa B. Eto na ho, ang laging tanong, Doc, ano ba ang dapat kong kainin? Kasi ang daming nababasahan na may fatty liver sila. Isa dyan, number one, oatmeal. Gawin nyo na hong pang-almusal nyo. Kasi marami yung fiber, yung ating oatmeal. Siyempre, pag naka-oatmeal, hindi ka makakain ng marami kumpara sa mga tapsilog. So, oatmeal, may fiber, medyo papayat ka ng konti kasi hindi ganun kasarapan. Tapos, at the same time, liliit ang bilbil nyo sa tiyan. So, in that way, pag tamang timbang tayo, iwas din sa sakit sa atay. May mga berdeng gulay na pwede nating kainin. Katulad ng broccoli, repolyo, cauliflower. Protection yan laban sa non-alcoholic fatty liver disease. Green tea. Ang maganda sa green tea, antioxidant na catechin. So, protection mo yan laban sa liver cancer. Tsaka nakita nila nagpapababa ng mga liver enzymes na SGPT, SGOT. So, gusto mo yon yung ALT, AST. Medyo lagi silang mas mababa. Ayaw mong tumataas yun. So, ang maganda dito, huwag mo nang lagyan ng sugar. Kung talagang gusto mo na medyo may lasa yung iniinom mo, piliin ng green tea. Ito ang mga good news sa mga coffee lovers. Kape. Kasi meron siyang antioxidant na glutathione. So, para hindi ma-damage yung ating mga cells. At saka, nagpapababa siya. Nakita nila sa mga pag-aaral, nagpapababa ng risk ng liver cancer. Tsaka nagpapababa din ng risk ng liver cirrhosis. So, protection mo yan sa iyong cells. At syempre, ang number one inumin, yun yung number five natin, tubig. Syempre, para ma-attain natin yung tamang timbang. Ang next natin kakainin, number six, yung mga nuts. Ang marami dito sa atin, mahal ho ito. So, pwede tayong mani o kaya yung buto ng kalabasa kasi marami yung vitamin E. So, yung mga nuts laban yan sa fatty liver disease. So, mas damihan natin yung mga mani, kasoy, yan yung mga nandito sa ating bansa. Butong pakwan, buto ng kalabasa. Pagdating sa gulay, number one, ang spinach. Sa atin, ang spinach, ito yung mga
kangkong, alokbati, saluyot, colitis, antioxidant 'yon. Ang taglay nilang antioxidant, glutathione. So mas maganda 'yan sa ating atay. Tapos pagdating naman sa mga pampalasa, syempre gusto natin yung mga herbs and spices kasi meron yung mga healthy polyphenols. Tsaka syempre, pag gumagamit ka ng mga pampalasa, mas less yung magagamit mong salt. Eh, di ba gusto ng katawan natin, less salt. Next, number 9, yung grapefruit o suha o yung mga citrus fruits. Actually, kasama dyan din yung, di ba, laging may suha na dito, mga dalandan, kalamansi, lemon. Antioxidants kasi ang meron sila, yung tiyatag na naringenine, tsaka naringin. Nagpapababa yun ng pamamaga or tiyatawag nating inflammation. So at the same time, protection mo yan sa iyong mga cellula laban sa hepatic fibrosis. Berries, konti lang berries, pero at least meron tayong strawberry. Yan, antioxidants, meron siya, anthocyanins. Bakit maganda ang isda? Dahil sa taglay niyang omega-3 fatty acid. Anti-inflammatory yon. Eh, Doc, ano bang magandang oil? Siyempre, maganda din yung avocado oil, olive oil, okay din. Kasi mas konti yung pagkakaroon ng taba dun sa liver. Kaya nga nauso yung Mediterranean diet. Tsaka nakita nila mas gumaganda yung liver enzymes. Ito ang favorite kong pampalasa, garlic. Meron kasi yung sulfur yung ating bawang para i-activate yung mga liver enzymes na mas magamit. So, mas inilalabas yung mga toxins ng ating liver enzymes. And at the same time, meron siyang selenium. So, antioxidant din yan sa atay. Nagpapataas ng mga antioxidant sa atay. Eh, pagkakain tayo, sabihin, naku, ano pa bang pwede kong kainin? Siyempre, kailangan din naman natin ng protein. So, pwedeng galing sa halaman, sa plants, pero pwede rin naman sa isda at saka sa manok. Tanggalin na ho natin yung mga taba-taba. Yung iba nga, puro nga manok, kasama naman palagi yung balat ng manok. Eh, pag may fatty liver kayo, medyo tatanggalin na yung mga taba-taba ng baka at baboy. Yung mga laman na lang. Ano naman yung mga bawal na pagkain? Diba ang laging tanong ng pasyente, Dok, ano naman yung bawal? Siyempre, yung mga mamantika, fried foods. Lalo na yung mga mabilis-bilin, siyempre lagi fried yan eh. Kasi saturated fat yan, mahihirapan yung inyong atay, mamamaga, magkakaroon ng inflammation yung atay. Ang mangyayari, nagkakaroon ng scarring o pagpeklat. So liver cirrhosis po ang pwedeng mangyari. Tsaka bawas din sa mga matatamis. So bawas muna yung mga drinks na iced tea, sodas, soft drinks kasi ang problem sa matatamis, ang trabaho ng liver natin, i-convert yung sugar sa fat. So, ang problem, dadami yung fat dun sa ating atay. So, magkakaroon tayo ng fatty liver disease. So, iwas sa desserts, occasional lang, parang treat nyo na lang sa sarili nyo. So, syempre, less salt. Sabi ko nga, sa red meat, tanggalin na lang yung taba. Tapos, bawal talaga ang alak. And lastly, yung mga shellfish o yung laman dagat, yung mga halaan, kailangan nilulutong mabuti. Huwag nyo pong kakainin ng hilaw kasi meron din yung mga bacteria. So, yun lang po para maiwasan ang sakit sa atay.